Alright, magandang gabi mga kaibigan. This is Channel Reds and the boss ng bayan. Another Your Miss Choice profiles naman tayo dito sa Distrito 4. Ito yung kilalang-kilala. Oh, Romeo bagay, bagay na bagay sa 4. Hindi tao. Hindi hayop. Hindi hayop. Bagay. Animal lang. Alam mo, magandang gabi mga kaibigan. Joke lang yan. Konse, ayan, how are you? I'm fine, Reds. Actually, kakatapos lang ng aming pabingo dito sa aming zona, sa zona 53. Ayun, ang unang tanong natin, sino nga ba si Romeo Bagay? Si Romeo Bagay ay isang laking sampalo. So, dito ako pinanganak. Actually, ang ospital, yan sa Perpetual Socorro, yan sa Mekaiko. At the same time, nag-aral ako ng elementarya sa Aligarda Elementary School, High School and College sa National University, tagtapos sa kursong Bachelor of Science and Education. At the same time, meron tayong Master Degree, Master in Public Management and Governance. At lahat ng mga eskwela na yun eh, dito sa Sampaloc. Mm-hmm. Saan nga ba nang galing si Romeo Bagay? Anong sinimulan ito? At bakit nga naging isang public servant? Actually, before, nasa corporate ako eh. So, pito kasi kami magkakapatid. Kwento ko lang, yun lang yung buhay namin. Ang father ko is a government employee at ang mother ko is a plain housewife. So, pito kami magkakapatid. That time kasi magaang pa ang buhay. Alam naman natin noong panahon na yan. Kahit apat kami, lima na sa college, nakakaya pa rin ng mga magulang ko na pagkaraning kami. Pero dumating yun such time na nag-anim na kami sa college at sinabihan ako ng nanay ko noong that time. Sabi niya na, tigil ka muna sa pag-aaral. Going to third year college ako noon dahil yung mga ibang kapatid ko ay college din, yung mga kuya ko, yung mga head sa akin. Sabi ng mother ko, sila muna, sila kuya ate mo muna. At the same time, pag nakatapos sila, pag-aralin ka naman nila. Pero hindi ako pumayag sa sarili ko, sa isip-isip ko, sayang yung panahon at oras kung hinto ako ng pag-aaral. Kaya nag-work student ako. Kung makikita niyo yung Jollibee Vito Cruz sa kanto, yan, way back 1987, pioneer po ako dyan as service crew. So, nag-i-eskwela ako ng 9:30 hanggang 3:30. Ang oras ko sa Jollibee Vito Cruz noon is 4:30 ng gabi, mahapon, hanggang 12:30 ng madaling araw. Closing ako noon that time eh. Hanggang yun, may awa Diyos, napagtsagaan ko naman na nakatapos ako ng aking kuleyo. So, after ng college, after ng college, nagamit ko yung pagiging guru ko. There's a certain period na nagturo ako sa National University rin. Pero yung ate ko ang nag-encourage sa akin na sabi niya, "Men, mag-ano ka na lang, mag-sales ka." Kasi yung as public speaking, nakikita na ako makipag-usap sa mga tao. At the same time, dito sa lugar namin, nakikita na lang yung mga matatanda at yung mga bata na sumusunod sa akin, ipever kung ano man yung mga programong ginagawa namin. So, kaya inisip ko din na why not? Tignan ko yun naman yung ibang field of work ko bukod sa pagiging guro. So, yun. Nagsimula yung career ko sa sales and marketing sa isang kumpanya na well-known ng product before hanggang nagtuloy-tuloy na palipat-lipat ako ng company until such time na from ranking pile, I used to be a junior salesman to booking salesman up to account manager, modern trade manager, at the same time, naging area sales manager ka, ako, regional sales manager, at nahawakan ko yung, meron ako mahanahawakan company that time ng mga privado. So, 2007, tuloy ko na din, Reds, 2007, napakiusapan ako ng mga kapitbahay ko na tumakbo na bilang chairman sa lugar namin. So, ayaw pumayag ng wife ko dahil pareho kami nasa pribadong kumpanya at maganda naman yung hanap buhay ko noong that time. Actually, yung ang nagmamayari nung kumpanyang hinahawakan ko that time, ang mayor ngayon ng, hindi ko lalakalan kung sa Santa Cruz, Laguna, mayor si Sir Egay San Luis. Kung tawagin ng Kuya Egay sa Laguna. Siya yung boss ko. So, 11 years ako naging operation manager isa sa mga company niya that time. So, 2007, pinapatakbo ko chairman ng mga kapitbahay ko. So, ayaw kumain ng wife ko. So, hindi ako pumayag. So, nirepuse ko yung mga kapitbahay ko. Sabi ko kasi, baka hindi ko naman magampanan kung sakali. Alam ko naman ang pagiging paparangay chairman. So, bumalik sila ulit sa akin after mga 2 weeks.
sabi ng mga kaibigan ko, kahit po, barangay kagawad. Mm. Sabi ko, wala pa akong ano sa politika that time. Wala akong experience dahil nasa private company ako. Sabi ko, ano ba ginagawa ng kagawad? Eh, sabi sa akin ng mga kaibigan ko, tiyan, wala kang ginagawa doon. Ipirma ka lang. Ipirma ka lang. Ang project at sesweldo ka. Dr. Lee. Wala kang masyadong gagawin. Gagawa lang kayo ng mga ordinansa nyo. Mm. Diyan sa barangay nyo. Ano yung gusto nyo. Ano. Mm. Ah, ganun pala. So, hindi ako. Hindi. Ganun. Hindi ko naman hindi yan kasi yung mga kaibigan ko doon sa lugar namin kung saan ako pinanganak. Mm. So, sabi ko sa wife ko, kinausap ko wife ko, sabi ko, sige na, kumain ka na. Agawad lang naman. Atry ko din kung paano sa politika, sa public service, kung paano. Kasi, inga, maano naman tayo ng salita. So, kumain siya. That time, yung nag-eleksyon, yung boss ko na nga noon, si Sir Egay, yung mga boss ko doon na actually, last campaign day, Friday, last campaign is Saturday, Monday's election. Sabi ng boss ko, Romy, di ba tumatakbo ang kagawad sa lugar mo? Ako, boss. Hindi kinahanan pa niya. Eh, ako kasi, sabi ko, doon naman ako lumaki. The same time, maraming kapag-alala ko. Maraming kong kaibigan. Parang talaga ako lang. Tsaka, pito naman yung, hindi ko naman sinasabi, nag-assume naman, nanalo kaya lang. Hindi ko din talaga mabigyan tayo, di may trabaho. Kung in short, hindi mo sineryoso na siya. Yeah, oh, that time, nung kagawad. So, nung pinauwi ako naman, hindi, umuwi ka, mangampanya ka. Sabi ng mga boss ko, di nangampanya ako ng Sabado, sa araw lang. Mm. Wala Diyos, nung matapos yung eleksyon, number 2 ako sa kagawad. Oo. Oh. Wala ka mang ginawa nun, ha? Number 2 ako sa kagawad. Kasi rin, ganito rin siya. Yung lugar kasi namin, doon ako lumaki. Mm. So, nakita naman din ng mga matatanda, yung mga tao sa amin, kung paano ako pinalaki ng magulang ko. Sa amin magkakapatid, I'm very proud to say na yung respeto sa matatanda. Nakuha na ipamahal sa amin ng magulang. Basta yung respeto namin sa matatanda. At yung hindi naman yung binasabi ko sa mga anak ko. So kung that time pala, sineryoso mo that time, baka number 1 ka pa? Oo, number 1 pa. Number 1 pala. Ngayon lang narito sa kampanya, tapos panalo pa. 2007 hanggang dumating yung... Don't tell me, gagawin mo lang ngayon yan. Eh, sana. Sa akin lang, nung time na 2010, eto na yung pinaka-challenging sa akin na kinausap ako ng mga kagawad, na magkasama ang kagawad. Kasi that time, pito kami, so nagkaroon na misunderstanding yung grupo, nahati kami. So, siyempre may kanya-kanya paniniwala. Ako yung kinausap nila sa grupo namin na tumakbong barangay chairman at that time. Mm-hmm. At the same time, yung ibang kabila, meron na silang yung chairman na yes. Tatalin. So, ginusap ko yung wife ko na mabuti ng that time na kasi nakita ko din naman yung lugar namin na napamahal ko, yung mahal na mahal ko yung lugar na yun. Diyan ako, lumaki, diyan ako pinanganak. Sabi ko sa wife ko, tatakbo kong chairman. So, nakikita ko din yung mga nangyayari. So, na-convince ko naman yung wife ko na tumakbo ng chairman. At siya lang ang sinabi ko sa mga that time na mga kaibigan ko. That time, sabi ko, tatanggapin ko yung hamon din. Hamon na to, pero tulungan niyo, magtulungan tayo. Pero nangampanya ka? Yes, that time. Hindi that time, nangampanya na talaga ako ng chairman na yun. Talaga na. Petra Bawan mo na? Nag-austa, oo. Ginawa ko na talaga yung ginagawa na isang tumatakbong kandidato sa pagiging chairman. At the same time, yun nga, actually, noong araw ng eleksyon na yun, yung barangay namin ang pinaka huling-huling natapos. Kasi, alos dikita ng laban. And I was won by 18 points. Oh, konti lang. Yeah. Dikit talaga yung laban. 18 points. Tsaka yung nakalaban ko noong that time is very respetado pamilya. Wala din mo nang masabi sa pamilya na yun. So talaga nga gabay ang galing. Since nung bata ako, nakita ko yung pag-uri ng pamilya yung mga yun. Napakatulungin din, respetado sa lugar. Pero at least pare, mas lamang pagmamahal ang tao. Kasi, siguro ako lang that time, kasi alam mo naman, kaya tayo. Lagi tayo nasa kanya. Isa rin sa mga advantage kasi kapag lagi mong kahalubilo yung mga tama. Yun yung ano. Pero, naging magkaibigan kami kasi on my second term, walang lumaban sa akin. Mm-hmm. So, ano po siya, that time. Wow. At the same time, yung mga nakalaban ko ng mga kuikyaman, kinuha ko din para magsilbi sa lugar namin na kung talaga gusto nila magsilbi. Yes. Sabi ko, tapos na eleksyon, tulong-tulong tayo. May mga ginawa ako, EXO, Tanod, Dupon. So, sinama ko sila sa aking administration. Yung gusto binabayaan din, no? Yon, kung gusto nila, willing sila tumulong sa lugar namin, eh, kinuha ko sila well, para magkasama sa grupo ko. Kaya, no second term ko, wala naman akong
nakalaban. On my last term, meron naman nakalaban. Pero, awan ng Diyos, natapos ko yung magiging three-term barangay chairman. Wow. So, isa lang masasabi ko kay Konsi Bagay. Nagkakambal na swerte si Konsi. May balat yan. May balat. Nagkakambal na swerte. Ako kasi, nakita ko lang siguro din yung vision ko. I'm not saying na yung mga nagdaang chairman sa amin eh, hindi naman nakapumaba. Mm-hmm. Pero yung vision ko sa lugar namin that time is talagang maisaayos ko. Una-una yung peace and order. Mm-hmm. At the same time, very importante yan sa isang barangay. Yes. Yung tanod na nandiyan talaga lalo sa gabi. At the same time, yung, alam mo yun, yung liwanag ng barangay, streetlight, mga basic services talaga nga eh. Pero, naibigay ko yun sa mga kabarangay ko. Safety of neighborhood. Yeah. So, ito, diretsahin na natin. Paano ka napunta kay Yormes ko? Ito ang maganda story namin ni Yorme. 2007 nung agawad ako, kasi kaibigan ko si Consular JTB Binamebay. Talaga, halos ka pabata niya. Talaga kaibigan, wala pa kami sa politika pareho. Mm. Kasama ko na yan, basketball, talaga naging kaibigan ko na yan. Pero nauna lang sa akin si JTB kumasok sa politika because he is at the age of 25 na, parang gay chairman na siya eh. Time. Ako, medyo late ako naging chairman. Pero, kumbaga sa ano, noong 2007, si JTB yung nagsama sa akin kay Yorme. Mm. Nakilala ko si Yorme, nakita ko siya. At actually, narinig ko lang siya that time. As vice mayor sa noong panahon na yun, nakita ko siya. So, nakita ko siya kung makausap, yung vision niya or what. Kaya, naniwala ako. Sabi ko, hindi naman pinasabi nila, artista lang, pero ala ko gano'n lang, pero hindi pala. So, nagkaroon ka ng doubt? Malalim pala. Nagkaroon ka ng doubt? At first, hindi eh. Hindi ako nag-doubt kay Yormi na sumama agad. Although, para alam mo naman sa politika, marami yes. Nung nakilala ko si Yorme, nakita ko agad sa kanya yung maganda yung vision nito. At bata pa, mas bata sa akin si Yorme. Mas bata sa akin si Yorme. Sabi. Doon nagsimula, 2007, parang kay Kayawad ako. Hanggang naging 2010, naging barangay chairman ako. At my entire career as barangay chairman, hindi ako umalis kay Yorme. At kahit anong laban ni Yorme, sinamahan ako at sumulong sa kanya. Kaya naman siguro, nung nanalo siya as mayor noong 2019, na very napakayat na laban namin that time. Talagang pwede ko, makakunta kami, humigat na kalaban ni Yorme noon. Talagang kampanya nito, kampanya noon. Madali araw magiging tulog, maga, lahat ka na naman na rawat. So matagal ka ng Team Vampire? Yeah, mga muna. Sinang unang vampira. And I'm very thankful talaga kay Yorme. Siya yung nagpalawig sa akin ng experience sa public service. Although meron na, pero lumawak pa. Kasi I'm very grateful and honor na ako yung napili ng that time na pamunuan yung Manila Barangay Bureau. Noong una, medyo kaya ko ba ito? Although sinabi sa akin na New York yung that time na dun sa mga campaign period, sabi niya, Romy, pag nakaraos tayo, pare, hawakan mo yung Manila Barangay Bureau. Kasi siya naniniwala na pag yung MBB, naniniwala siya na dapat galing sa barangayan. Kasi ang mga pagsiservisyo mo doon, puro barangay yung at pamamayang mamamayan ang mga taga sa barangay. Dapat in barangay. So, yun naman yung ikinalugod ko sa kanya at the same time. Nung nakinarunig ko, MBB, ano patrabaho mo? Siyempre, nag-research ako dahil ayaw ko mapayaki yun. Talaga nag-research ako na kung paano maging director ng Barangay Bureau. Hanggang nung naiupo na nga niya ako, and I'm very, very lucky lang siguro. Kasi sa MBB, nung naupo akong director doon, doon ko nagamit yung experience ko sa corporate, sa admin side. At sa pagiging chairman naman, yung pag-servisyo sa mga barangay official. So, nasingin yun? Oo, pinag-combine ko experience ko. At doon ko pinatakbo yung Barangay Bureau. At the same time, yung pag-upuro nga doon, natatakot yung mga dati niya. Alam niyo naman dyan, siyempre kung sino-sino nagpasok. Pero, yung pag-upuro ko, isa lang sinabi ko sa kanila, wala akong tatanggalin sa inyo. Kahit sabihin mo yung mga J.O., regardless kung sino nagpasok sa inyo, as long na magkatrabaho kayo ngayon, right now, tapos na ang politika, magtrabaho lang kayo kung ano yung trabaho niyo. At the same time, di ba? Walang personal. Ano kayo?
Huwag kayong mangamba o pumanatag kayo, sabi nga ni Orville. Pumanatag kayo na wala akong tatagalin sa inyo. At wala akong tinanggal. Wala akong ipinatapo na, alam mo yun, na... Kapag hindi ka alyado, yun kasi yung nakakagawin yan eh. Ako lang, ginawa ko noong that time. Wala akong ginalaw. Pero after 6 months, on my term, I have to review the experience of all the people of the Barangay Bureau, the NDP. So nakita ko yung mga strength nila. Kung saan ko sila pwedeng gamitin. Yun naman yung nagamit ko bilang sa corporate na nireview ko lahat sila. Ito, lagay ko sa IT, magaling sa computer. Ito, magaling makipag-usap. Lalagay ko sa magician. So, ginamit ko sila using their own skills. Hindi yung pinigit mo. Para mapatakbo namin yung Manila Barangay. So, pare, Conse, ano yung na-learn mo sa MBB? Ang malaki. Sobrang laki yung natutunan ko doon in terms of public service. Kasi ipinotis Reds, noong time namin ni Orme, wala pa kami na 1 year nakaupo. Ano ang nangyari? Iba nagka-pandemya. Mabigat na hamon po yun sa mga pandemic. Hindi lang kayo Orme, pati sa iyo siya. Yeah. Sa mga... Yes, kasi that time, kami lang ang pwede lumabas ng bahay. Araw-araw kami nandun. Aside from sa mga emergency meeting niyo. Na ang maganda lang kay Orme, yung sinasabi niya ng bilis kilos, in-anticipate niya talaga yung mga pwede mangyari in the near future na ginawa niya ng solusyon. Tulad ng ano, yung pagbibigay ng ayuda. Yung 6 na buwan na food pack. Dahil that time, sa opisina ko, pupunta yung mga listahan na atang barangay. Lahat ng bagsak yun. Kung sino yung mga dapat bigyan ng food bags. Nagbigay din si Orme ng 1,000 pesos per pound. Pero walang pinipili yun, di ba? Basta... Actually, ito yung kabilibilinan sa akin ni Orme. No? Director Bagay. At sabihin mo lahat ng barangay. Butante, hindi butante, residente, hindi residente. As long na dyan inabot sa ng pandemic sa barangay nila, dapat makatanggap ng ayuda mula sa lungsod ng Manila. Mating yun. Yun ang mandate ni Orme. No? Kaya ako, although ang daming challenges nung that time noona, dahil syempre, first time nangyari, yung mga barangay, kung paano ililista or what, medyo nagagahit or what, pero later on, naayos naman lahat. At wala naman nagreklamo na nabigyan naman lahat natin ng ayuda yung ating 700,000 family sa buong lungsod ng Manila. Actually, sobra-sobra pa. Kasi yes. every month, madating lagyan. So, yun yung challenge. Kasi hindi lang dun eh. Kasi napakaraming kailangan mo. So, nabigyan ka that time ng task. Nabigyan ka ng task na over your limitations, pero nagawa niyo. Biray mo, Reds. Nung barangay chairman ako, isang barangay lang hawak. Ngayon, inupo ako ni Yorming Director. Buong Maynila. 896 barangay sa buong lungsod ng Maynila. So lahat ito niniputan natin. Dumating pa yung time dun sa Tondo. Ako yung nausan ni Yorming na magbigay ng ayuda dun. First time ko nagsuot ng PPE. Kapakainit pala nun. Oo, kasi bawal ka mag-dunyo. Oo, takot ako eh. Yan po, COVID. Yung mga anak ko, asawa ko, bumili ako ng bahay. So nag-PPE ako. Ako yung mismo namigay dun sa isang barangay sa Tondo, tapos at the same time, yung halos lahat ng barangay doon, ako hindi nagbaksak ng takap. So, basta, doon ko na palawig yung aking experience sa public service noong time na nasa. Yung presyo sa sarili? Kasi ang tao may ano yan eh. Actually, hindi ako ano eh, I would say na kung sa presyo, ang sa akin kasi, nung nasa corporate ako, napipil ko na yung presyo eh. So, kumbaga, na-adapt mo talaga yun. Ang solusyon ko natin palagi is time management. Tapos giving tasks dun sa mga tao. Hindi mo naman kaya lahat dyan, di ba? So, kung ano yung trabaho na inaatang sa'yo na alkalde, so, na-distribute yun sa mga tao ko, na talagang fit naman sila sa position na yun. Para makapaglingkod ka ng bahay sa time sa mga kababayan natin sa Samahina. That's good. So, ano ang goal ni Romeo Omeng Bagay ngayon? Ang goal ko ngayon, right now kasi yun nga, nung aking naging director ng Manila Barangay Bureau, so nakita natin, umikot tayo ng buong distrito sa Maynila. From District 1 to 6, umikot tayo, nakita natin. Sa akin sarili, nakita ko naman yung experience ko bilang dating naging kagawad, naging barangay chairman, naging director ng Manila Barangay Bureau. The same time yun nga, sabi nga ni Orme noon,
sabi niya, malawak na rin experience mo sa public service at the same time. Kaya siya naman yung nagsabi sa akin na, oh, pag dumating yung time, tumakbo ka. So ito na yun? Ng court counselor sa distrito nyo. So ito na yun? Kaya ito na yun. Ito na yun. At the same time, ako nanawagan sa mga kababayan ko sa Sampaloc na binibigay ko yung aking karanasan at kaalaman and my vision kung ano yung pwede kong magawa sa aming mga kababayan dito sa District 4 sa Sampaloc. So, if ikaw papalarin, praise, let's pray for that. Ikaw papalarin, yung vision mo, yung goal mo, ano pang pwede mo idagdag? Actually, alam naman natin pag naging consyel ka is gagawa kayo ng batas na konsehal. So, ano iba pa? So, meron na akong isang ordinansa na naiisip. Dahil sa pag-ikot ko sa buong lungsod ng Maynila, nakita ko yung isa sa mga problema ng mga kababayan nating nahihirap. At itong ordinansa na to, may mga kinabang hindi lang sa District 4, sa halimbawa purban at kung ako ipapalarin, ang unang-unang ordinansa ipapasa ko sa iyo ay magkaroon ng libreng burulan ang aming mga kababayan may hirap sa lungsod na Maynila. Malaking tulong po yun. So, bakit sa may hirap na doon nakapokus? Bakit ka mo? Nung tatanihin ko kayo, pag umikot kayo sa mga sa lungsod na Maynila, yung mga may hirap namin kababayan, saan nakaburol yung mga mahal nila sa buhay? Sir, sa kalimutan. Marami tayo. Kanto-kanto. Oo, makita. Barangay, barangay po. Tapos malakas pa ulan kapag kawawa naman. Na-witness ko lahat yun. Walang alcohol. Walang tamang sanggol. Alam mo yun? Kaya ako, nakita ko. Ito yung pinakamatinding experience na nakita ko. Dito sa lugar namin, ng Undoy. Yung ataon, inalon ng baka. Hinabol ng mga kamag-anak. Kala namin, sa tatalo na namin naabutin yung tatalo, yung ataon. Yung ataon eh. Diba? Kaya kasi kung magkakaroon ng simpleng burlan, yung ordinansa na yan, hindi naman per barangay. It will come at persona. At the same time, kung ma-aprobahan, siyempre na may pay, alam naman natin may kaakibag na ponte yan. Pagka yan ay aking pinasa o hiniyain sa konseyo, yung ordinansa na yan, may kaakibag na pondo at doon naman pag-aaralan. Diba? Kung paano yun. So if pass, if possible na ito ay ma-aprobahan. Ano yung maging output nito para sa mga kababayan may... So, siyempre, ay unang-una, kunyari, kung ikaw yung mayroong kamag-anak sa namatayan ka, di ba, hindi ka na mag-iisip ng saan ka kukuha ng pambayad sa burulan. Di ba? Kaya nga yung mga iba, oh, nagdalibing na pala yung ano, anak ni Mare. Bakit nila minamadali yung paglibing? Kasi, sa sobrang mahal ng burulan. Okay. Ngayon, kung mapapatupad natin itong ordinansa na to, libre yung burulan, di ba? Wala silang gagawin, kundi bantayan na lang nila yung mga mahalala sa buhay hanggang ito yung maibig. At alam ko naman siguro na malaking ginawa to sa mga kababayan natin mahirap sa Maynila. Kasi hindi basta-basta ang gumastos. Pag mahirap. Rin ang gastos. Ayan, damit-damit, bibila mo yung damit yung mahal sa buhay, ataol, burulan, serbisyo pa, pagkain araw-araw. Libingan pa. Yes. Libingan pa. Kaya yun ang nakikita ko na unang-una ko iiyahin kung ako yung papalarin na may isa sa mga konsyal ng aming distrito. Ayun. So, ito na yung point na talagang yung goal ni Conce is I hope na someday maging okay. Ma-approve ito. Totoo. So, Conce, our last message po sa ating mga kababayan. Actually, may message ka na kanina. Mensahe mo na lang, a short message to all the people of Sampaloc. Sa aking mga kababayan sa Sampaloc, sa mga nakaharap ko na po, ito po yung lingkod na laki at pinanganak sa Sampaloc, humihingi na inyong suporta na sana po ay mapagbigyan nyo ang isang tulad ko na galing sa barangay at naglingkod sa mga barangay na maging isa sa inyong mga kinukunsyal at umasa po kayo na kung darating yung pagkakataon na ako inyong magbibigyan, hindi ko kayo bibiguin. Tulad po na palagi ko sinasabi, kung napaglingkuran ko po yung 890 barangay sa buong lungsod ng Maynila, sa darating na ho na panahon sa tulong nyo, sana po, gusto ko naman ibigay ang aking experience as public servant dito po sa atin, sa Distrito 4.
Alright, God first. God first po. Ayun, thank you. Ayun, mga kaibigan, Romeo Oming Bagay. Bagay sa 4, bagay na bagay. Oo. Hindi natin alisin yan. Bagay na bagay talaga. Alright, pare, magandang gabi sa iyo. Salamat sa time mo. Thank you. Actually, ang tagal nitong time na to na magawa natin ito. Oh, ilang beses na cancel, pare. Totoo, honestly. Due to business schedule, kasi araw-araw yung activity namin. Kaya kita mo, magsama ka namin. Kung gusto ko mangyari, cancelin na lahat ng event ni Ormi para may tingin. Oh, galing sa patawag, town hall, hanggang dito, talagang sinundan natin siya. Galing sa bingo kanina, sinundan natin. So anyway, magandang gabi po. Ingat po tayo. God first po, everyone. Ingat po tayo. Thank you po. Thank you, Reds. Thank you. Thank you, pa.